Magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po sa isa na namang edisyon ng Kalingang Katribu Legal Diaries. Ako po si Elmer Navarro Manuel at ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang tungkol sa isang panukala o sa isang batas na tinatawag nilang Safe Spaces Act. O kung gusto nyong mas madaling matandaan, ito yung Bawal Bastos Law. Ayan, alright. So, para ipaliwanag sa atin kung ano nga ba itong batas na ito, kasama natin ngayon ang Associate Lawyer ng Aranas Cruz, Araneta Parker, and Faustino Law Offices na si Attorney Mico Panganiban. Attorney, good afternoon po. Good afternoon, Elmer, and good afternoon din sa lahat na nanonood sa atin. Alright. So, Attorney, kamusta naman ang ECQ natin? Halos sa 2 linggo rin to. Oo, sana ma-control na ang pag-taas ng mga cases natin. Oo nga, hindi ka titigas din kasi ng ulo minsan ng iba eh. Palaging nasa labas kahit hindi naman kailangan. Alright, Attorney, itong pag-uusapan natin ngayon, itong Safe Spaces Act. Siyempre, ang ano nito, yung Bawal Bastos Law, di ba? Yung sinasabi na lang batas na to. Pero Attorney, para sa kaalaman ng lahat, ano ba talaga itong Safe Spaces Act na ito? Ayan. So yung Safe Spaces Act natin o yung Republic Act number 11311, ito ay isang batas na pumoprotekta sa lahat, no? Either sa babae, lalaki, o sa mga members sa LGBT, mm-hmm. or kahit anong, kumbaga kung kahit anong gender yung na-identify mo sa sarili mo, pinoprotektahan ka ng batas na ito laban sa sexual harassment. Okay. Especially sa mga public places. Kasama din dyan yung pagprotekta sa'yo kapag ikaw ay nasa workplace o nasa eskwelahan, pati sa online community. Mm-hmm. So ito ay, basically ito ay batas against sexual harassment. Alright, so itong batas na to, Attorney, siguro kasi 'di ba napag-usapan na natin dati na yung sexual harassment usually nangyayari lang sa mga opisina, sa eskwelahan at saka yung mga nakakasuhan yung mga merong katungkulan, kumbaga, or yung mga higher up, so supervisor na nagte-take advantage sa mga empleyado nila o sa mga estudyante kung teacher man. Pero itong Safe Spaces Act para sa lahat na to. Yan. So kung kahit sino pwede nang makapag-avail nitong kaso na or nitong batas na to kung sakaling merong lumalabag nito. Pero Attorney, ano ba yung mga lugar na tinutukoy na safe space sa ilalim ng batas na to? Ayan. So under dito sa ating Safe Spaces Act, dapat kumbaga ini-ensure ng batas na safe yung mga public places natin against mm-hmm. sexual harassment saka mga sexual bullying, no? Kasama dito yung mga lugar na ito, kasama dito yung mga, syempre, yung mga daan natin, yung mga mm-hmm. street, mga eskinita, mga parks, schools, tapos yung mga mall, mga bar, mga restaurant.
Kasama din dito yung mga terminal ng sasakyan kapag syempre maraming mga commuters eh. So kasama yan. Public space din yan, terminal ng sasakyan, palengke, mga government offices. And kasama din dito yung mga, actually kasama din dito yung mga public utility vehicles. So kapag ikaw ay nasa jeep, ikaw ay nasa bus or nasa tricycle, kumbaga pinoprotektahan ka rin ng batas nito against sexual harassment. And kasama na rin dito yung mga ano natin, mga TNVS natin, yung mga ride up natin. Kaya okay, yung mga Grab o Uber. Okay. Alright, attorney, since napag-usapan na natin yung sakop nitong Safe Spaces Act na ito, meron ba tong mga ibang batas na meron pang ibang connection dito sa ating Safe Spaces Act na ito? Ayan. So, kagaya nga nung nabanggit natin kanina, no, actually, na na-topic na rin natin dito sa Katribu, yung Anti-Sexual Harassment Act. So, itong Safe Spaces Act, actually, related ito dun sa Anti-Sexual Harassment Act. Okay. So, gaya nung sabi mo kanina, yung Anti-Sexual Harassment Act, usually sa workplace, sa mga educational institutions, sa mga training institutions. Pero dito sa Safe Spaces Act, parang pinalawig nito yung coverage ng Anti-Sexual Harassment Act. So, kasama na nga dito yung mga sexual harassment sa public places at saka yung sa online natin, sa online community. Okay. So, meron bang kaibahan to dun sa Anti-Sexual Harassment Act o halos meron parang linya lang, manipis na linya para pagdugtungin tong dalawang to? Ayan. Actually, may pagkakaiba naman. Yun nga, since kumbaga in-expand nung Safe Spaces Act yung coverage ng anti-sexual harassment. So kasama na nga dito yung mga public spaces like yung mga mga daan, mga streets, kinita, no? Mga malls, yan, public spaces. And yung online. Pero ang mas ano dito, mas kumbaga mas in-expand yung coverage with respect din dun sa workplace at saka sa educational institution. So kung matatandaan natin dun sa Anti-Sexual Harassment Act, usually ang nagiging offender doon o yung nagkakaroon ng may salo doon is yung superior na merong, kumbaga meron kang ascendancy dun sa iyong subordinate. So usually, tas kung halimbawa kapag sa eskwelahan naman, usually teacher tapos or yung mga nasa management tapos yung mga estudyante yung mga nagiging victim. No? So under dito naman sa Safe Spaces Act, kapag sa workplace at sa educational institution, so kahit halimbawa sa workplace, kahit kumbaga kahit equal yung position nila or yung naging offender is mas mababa yung position kaysa dun sa naging victim, dito mo sila maaaring kasuhan under the Safe Spaces Act. And then with respect din sa educational institution, kung halimbawa, paano kung yung estudyante pa lang naging offender, kumbaga, nag-commit siya ng sexual harassment against sa teacher niya, against sa mga administrator ng school. So, pwede na mag-fall under, hindi siya mag-fall under Anti-Sexual Harassment Act, pero dito sa Safe Spaces Act, dito na siya makukover. Okay. So, yun yung, kumbaga, yun yung difference. Alright. So, ibig sabihin pala, attorney, ngayon, kahit sino na, wala na yung, kung wari, superior ka o mas mataas yung katungkulan mo. Ngayon, kahit empleyado ka, tapos nang haras ka ng bisor mo o ng boss mo, dito ka malalaglag ngayon sa Safe Spaces Act. Alright, ito attorney, itong pinakaabangan natin dito eh. Ano-ano ba yung mga gawain na maaaring lumabag dito sa batas na to? Ayan, so ano nga ba, tama, ano yung mga prohibited acts, no? Pero usually, ang pinaka-common na nakikita ko yung catcalling, no? Yung halimbawa, pag nasa... Catcalling? Madaan. Parang tumatambay, tinatawag, di ba? Ah, so, okay. Usually, yun yung isang form nito, yung catcalling, lalo na kapag yung pagtawag dun sa dumadaan is usually mga, sabihin natin na mga sexist na comments or mga homophobic na comments. Ayan, kasama yan dito sa sexual harassment in public places. No? Kasama din dito yung stalking. Okay. Kapag in-stalk mo yung tao, tapos yung tao na yun parang medyo... na feel niya na uncomfortable na siya, feeling niya hindi na siya safe, hindi na, kumbaga, meron ng fear on his or her part. So, maaari din niyang makasama dito. And then, kasama din dito kung halimbawa, yung isang tao is exhibitionist, no? Lumalabas siya sa public na, sabi natin, walang suot, tapos
gumagawa siya ng gesture sa ibang tao na medyo sexual. Mm-hmm. So kasama rin yun dito. And kung halimbawa, kasama din dito yung halimbawa, nagkaka-usap kayo ng yung mga, sabi natin, yung mga tambay, nagkakausap-usap sila, tapos lalapitan yung isang babae or isang kung sino man, mm-hmm. kukunin yung number, kukunin yung mga personal details, tapos medyo dun sa part ng kinukunan nilang details, medyo natakot or nababastusan na yung ano, yung dating. So, ayan, kasama din yan. So, yun yung mga, usually, kapag mga sexual actions yung ginagawa or mga kinukomment, actually, kasama din dito yung mga green jokes eh. Kung, mm-hmm. Yun niya, kung medyo na-offend yung tao, maaaring makasama yun dito sa safe spaces. Okay. So, ito, attorney, hindi lang to sa babae at saka sa lalaki. Pwede rin dito yung mga miyembro ng LGBT na community natin. So, ibig sabihin pala, attorney, yung pagkakaintindi ko kasi sa catcalling, yung tatawagin mong ganun yung pusa. Pero, kunwari, mga halimbawa siguro nito, yung miss, ang ganda mo naman, yung mga ganyan. O medyo kung may mas bastos pa yung dating, kunwari, so let's say, yung director natin, si Ren Sanchez, naglalakad, tapos batiin, napakagandang lalaki mong buwisit ka, yung mga ganyan. Pwede ba yun, attorney? May mga ano pa ba yan? O talagang kailangan medyo meron mga innuendos lang or medyo bastos lang talaga yung dating? Actually, yung mga albaw, sabihin mo, yun nga, yung example mo na, miss, ang ganda mo naman. Actually, pwede na yung mag-qualify dito, lalo mm-hmm. na kung yung, kumbaga, ang dating doon sa babae, parang medyo natakot siya, nagkaroon siya ng fear na baka may gawin something to sa kanya. So, actually, pwede na yon. Tapos, albaw, meron akong nakita recently, yung parang tinawag na baby ata yung isa. Okay. So, actually, maaari din pumasok yun dito. So, so basta attorney, ang medyo ang pinaka factor dito is kung ma-offend yung tinatawag mo. Pero saka yun, kapag may mga yun ya, kumbaga ang dating sa iyo is kumbaga sexually ano siya, kumbaga directed siya sa iyo kasi halimbawa kung babae yun, diba? Mm-hmm. Parang sinabihan kanya na miss, ganda mo naman. Mm-hmm. So parang since directed sa kanya as kasi babae siya, parang ganoon. Parang may factor yung gender niya kung bakit ganun yung ginawa nung nagka-catcall sa kanya, parang ganun. Okay. Attorney, meron akong listahan dito nung mga ano yung mga pwedeng mga gawain na bawal itong kagaya nitong catcalling, mm-hmm. wolf whistling. Yan yung mga sinisipulan. Mm-hmm. Yung ganun, daw marunong no sumipol. All right, tsaka itong mga ito, misogynistic and homophobic slurs. O yun, kunwari, ayun, mga attorney, siyempre, yung mga LGBT friends natin, kunwari, tawaging, hoy bakla, ganun. Pwede rin silang, ma-offend or pwede nilang kasuhan sa ilalim nitong Safe Spaces Act na to yung mga yun. Tapos, meron ditong unwanted sexual advances at other forms of sexual harassment sa public spaces, workplaces, tsaka sa online spaces. Ayan. So, ito yun, attorney. Ito yung mga gawaing hindi pwede or gawaing mapaparusahan under the Safe Spaces Act. Alright, attorney, bago tayo magpatuloy, ko-commercial muna tayo. Huwag po kayong aalis at babalik po ang Kalingang Katribu Legal Diaries. Araneta City, home to the country's first indoor shopping mall, the world's original thriller, and the first ever Bini Bini pageant. Now a place for your first win, your first catch, your first home, your first big break, your first date, and even your first love. Araneta City, the city of firsts. Fiverr is the free and secure way to connect with friends and family anywhere. Send messages and make phone and video calls for free.
Download Viber now. Nagbabalik po muli ang Kalingang Katribo Legal Diaries at syempre kasama pa rin natin si Attorney Mico Panganiban at ang pinag-uusapan natin ngayon ay ang Safe Spaces Act. Alright, Attorney, eto naman. Sige, na, total na discuss na natin yung mga gawain na lalabag sa batas na to. Eto naman siguro ang kasunod niyan, ano, sino-sino ang maaaring kasuhan sa paglabag nitong Safe Spaces Act na ito. So, ayun, sino nga ba pwedeng kasuhan? Syempre, kung sino yung gumawa ng ano, sino gumawa ng act ng sexual harassment. Mm-hmm. So, sa public places, ayan, madaling man naman ma-determine eh. And then kapag sa workplace, pwede na nga yung pwede yung superior, pwede yung subordinate, pwede kasuhan. And then sa school, maaaring yung teacher, yung admin, mm-hmm. yung mga coach, mga students, mga trainee. So, pwede yan. And ayun, kung halimbawa with respect sa workplace, no, nagkaroon ng ganitong incident ng sexual harassment and then ni-report mo sa siguro sa authorities nung workplace mo, sa HR ganyan, and hindi sila umaksyon, hindi sila nag-investigate, hindi nila pinagtuunan ng pansin, hindi nila binigyan ng pansin yung pangyayari, maaari din silang masama dun sa kakasuhan under dito sa Safe Spaces Act. And then kapag school naman, yun, kapag meron din ganitong insidente, nireport sa administration ng school, and then hindi rin sila nag-conduct ng investigation, kasama din sila sa maaaring makasuhan. And ayun, kapag halimbawa, nangyari naman ito sa public utility vehicle or sa mga TNVS natin. So yung operator, apart from dun sa driver na maaaring makasuhan, pwede rin makansela yung prangkisa nitong mga operators. Okay. So, sila yung mga pwedeng maisama as offenders dito sa Safe Space. Okay, so yung mga TNVS natin, yung mga driver ang gumawa nitong kalokohan na to, damay yung mga operator nila kung sakali. Mm-hmm. Kasi yun. Usually, minsan yung pag sa TNVS, parang pinapadrive lang ata nila sa iba. Mm-hmm. So, kung sino yung may-ari o sino yung nagpapadrive ng sasakyan, maaari din siya maging live. Ah, okay. Kasi, di ba, may mga nabalitaan na rin tayo na may mga nambabastos na driver. So, dito papasok yun sa Safe Spaces Act. Alright, Attorney, ito, since napag-usapan na natin kung sino yung mga pwedeng kasuhan, sino-sino naman yung mga pwedeng magkaso nitong Safe Spaces Act na ito? Ayan. So, yun nga, gaya ng sabi natin kanina, kahit sino pwede, no? So, lahat naman na kino-cover ng batas na ito, either lalaki, babae, or yung mga members ng LGBTQ natin, basta kahit anong gender yung in-identify mo sa sarili mo, pasok ka dito sa Safe Spaces Act natin. Maaari kang magsampan ng reklamo kung nagkaroon ng insidente ng sexual harassment. Alright. Attorney, ito, medyo naisip ko lang ngayon. Halimbawa ho, let's say, ang offender ay 13, 14, 15 hanggang 17 years old. Paano po ito? Kakasuhan ba sila o i-juvenile lang sila? Ayan. So usually kapag mga minor yung offender, usually nire-refer ito sa DSWD. No? Mm-hmm. Tapos sila na yung parang sinasubject yung mga bata sa reformation para kumbaga parang at least maintindihan nila. Although siguro alam naman nila yung ginagawa nila, pero kumbaga para mas ma-reform yung utak nila na mali yung ginawa nila, nire-refer sila sa DSWD. Yung DSWD naman natin, yun talaga yung forte nila usually pag may mga minors na input. Alright. Kasi Attorney, minsan, syempre, hindi naman natin maiiwasan. Yung mga ganong klaseng edad, yun yung mga nakatambay sa kalsada eh. Yun talaga yung mga laman ng mga kalsada natin. So, minsan pag nagkumpulan yan tapos napadaan ka, kahit hindi ka taga ron, malamang sa malamang kung talagang malupit yung mga datingan mo, syempre makikita ka agad. O. Ngayon, Attorney, paano yun? Kunwari, taga-ibang lugar ka nga tapos na napadaan ka lang dito, paano mo siya kakasuhan ngayon? Or kung gusto mo talagang kasuhan dahil sa pambabastos,
saan ka pwedeng pumunta? Sa barangay ba nila o sa barangay nyo? Kung, well, actually, mas maganda kung halimbawa, yun nga, ganun nangyari. Kung gusto, kumbaga kung decided ka na agad na kasuhan siya ng kasuhan siya, puntahan mo na agad yung barangay kung saan nangyari yung incident. Kasi mas, kumbaga, mas alam nila yung lugar, mas kilala nila yung mga tao. So, mas, kumbaga, mas madali para sa kanila na mag-assist doon sa reklam. Okay. Pero pwede rin mo bang ano, isumbong diretso sa pulis? Kumbaga, kunwari, bigla siyang nilapitan na, miss, ang ganda mo naman, baka pwedeng kunin yung number mo, ganun-ganyan. Tapos, syempre, matakot yung babae. Pwede ba siyang dumiretso agad sa pulis pagka may ganun na? Actually, pwede siya dumiretso sa pulis. To. Kasi, actually, yung mga, kumbaga, yung mga deputized na law enforcement agency under the Safe Spaces Act natin, kasama dyan yung PNP, actually, MMDA kasama din, saka yung mga ating Women and Children Protection. So, kahit saan doon, maaari sa mga. Okay. So, attorney, ito siguro, syempre, yung kasunod naman natin, yung sino yung maaaring magsampa ng kaso. Kunwari, yung bata naman yung naharas, mga 17 years old yung naharas. Pwede ba silang dumulog agad sa korte kung sakali? Lalo na, kunwari, hinawakan yung ano, kamay o kinanon yung buhok. Yung mga ganyan, tapos bata pa siya. Pwede ba siya kaagad dumiretso dun sa pagsasampa ng kaso? Oo, pwede naman siya dumiretso. Mahalaga lang, syempre, kailangan may kasama niya yung parents niya or guardian niya, at least para ano, para mas, kumbaga, mas madali sa kanya. Kasi usually, minsan, kung ikaw, bata ka, hindi ka naman directly pupunta sa police, no, or sa authorities para magsumbong, no. Pero usually, yun nga, dapat isa ding paalala sa mga parents, no, dapat maging sensitive din sila sa actions ng mga anak nila para pag may nakita silang mga siguro mga signs na may nangyaring na mali, at least makausap nila yung anak nila at makapagsumbong sila sa mga otoridad, sa police or sa Women and Children Protection Desk natin in case nga na may ganitong incident. Alright. Attorney, syempre, kagaya kanina, pinag-uusapan natin yung liability. Paano, kunwari, minor nga yung offender, tapos liable ba yung magulang nito? O pwede bang sampahan ng kaso yung magulang dahil pinapabayaan nila yung anak nila mambasto sa kalsada? Ayan. So, with respect to sa liability ng magulang, no, actually, kumbaga, ang penalty lang kasi pag ganun, apart from dun sa pag-refer ng bata doon sa DSWD, magkakaroon ng fine. So usually, syempre, yung parents yung magiging liable. So hindi naman kinukulong yung bata. Lalo na pag minor yung offender, nire-refer nga sa DSWD. So yung guidance lang din yung sa parents. Hindi naman sila yung pwedeng ano eh. Kumbaga, hindi mo pwedeng ipasa doon sa although may liability yung parents kasi nga hindi niya pinabantayan yung anak niya. Pero, kumbaga, hindi naman maaaring yung parents yung makulong dahil yung sa nangyari. Alright. Okay. Tony, malinaw na yan, ano? So, sa lahat ng mga nakikinig sa atin, ayan na po, malinaw po lahat yan. At bago tayo magpatuloy, magbabalik pong muli ang Kalingang Katribo Legal Diaries. Diyan lamang po kayo. Montero Sport. Elevate your journey. Drive your ambition. Ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO ay isang legitimate business entity na nagbibigay serbisyo sa offshore gaming para lamang sa mga manlalarong nasa abroad sa pamamagitan ng internet. Ang mga serbisyong handog nito ay katulad ng casino games at sports betting na pwedeng laruin kahit wala sa casino. Sa Pilipinas, walang POGO operators. Tanging POGO service providers lamang dahil nagaganap ang mga laro sa labas ng bansa. Good morning, sir. How may I help you? Bakit kailangan ko pang pumunta sa bangko? Kung nga naman, sir. Ba't kailangan pang pumunta sa bangko?
why not get a UB app? So you can do all these without going to the bank. Bank the way you live. Union Bank. Nagbabalik pong muli ang Kalingang Katribu Legal Diaries at syempre kasama pa rin natin si Attorney Mico Panganiban at ang pinag-uusapan natin ay ang Safe Spaces Act. Alright, Attorney, since na tapos na natin yung mga public places, kalsada, magagawin naman tayo ngayon dito sa cyberspace o sa online. Sakop ba nitong batas na to, itong cyberspace natin? Oo, sakop nito yung mga cyberspace natin, no? Lalo na ngayon, ang dami ng mga social meet, kumbaga social social media, na ano natin, naglalagin tayo, no? So maraming mga nagko-comments, maraming nag-a-add sa atin. So kumbaga pinrotektahan din ng batas na ito yung online community natin. Okay. So attorney, ito sakop din ito siguro yung kunwari nagbabastusan sa comments o kung may pinost ka tapos paano attorney kunwari chinek mo yung profile nung nambabastos sa iyo halata namang parang troll lang. Kanino pwedeng lumapit yung mga ganong klaseng ano, kunwari hindi niya talaga matrace. Araw-araw binibuisit siya o binabastos siya. Sa lahat ng mga post niya, merong sexual comments palagi. Pero troll yung dating o kumbaga parang fake account yung ginagamit. So paano to, attorney? Paano gagawin natin dyan? So usually pag mga ganun, no, ang magandang lapitan natin dyan is, halimbawa sa police, yung PNP natin meron naman silang anti-cyber crime group. No? Mm-hmm. So meron din tayong NBI, meron din silang cybercrime group na kung saan yun talaga yung ano nila, kumbaga yun talaga yung expertise nila na tinitingnan nila yung mga accounts nitong mga nasa internet. Okay. So actually kung medyo mahirap talaga lalo na kung ikaw lang yung mag-search, no, magtiting kasi hindi mo naman talaga ma-identify kung sino tong tao kasi nga troll account. Pero I think meron namang yung PNP natin, NBI natin, yung cybercrime group nila, meron naman silang kakayahan na matrace din kahit papaano yung mga, or magkaroon man lang ng lead kung sino ba itong mga tao na nag-gagawa nitong mga troll accounts. Okay, alright. So sa mga nabubuli sa cyberspace, sa mga Facebook nyo, sa mga iba pang social media platforms nyo, pwede kayong dumiretso sa anti-cybercrime ng PNP o ng kapulisan natin para dito. Alright, attorney, ito, kung sakaling makaranas ka ng mga gantong klaseng pambabastos sa kalsada man o sa online, saan ba unang pwedeng magreklamo o yung mga nabibiktima ng gantong klaseng harassment na ito? Ayan, so usually, siyempre, una talaga natin dapat lapitan yung police, no? Doon talaga dapat mag-report tayo sa police kung ano nangyari. And kung meron niyang incident, meron niyang mga ganitong incident ng sexual harassment. Mm-hmm. So, apart from the PNP natin, kagaya na sabi ko kanina, nandiyan ang ating MMDA, deputized din sila para i-enforce itong Safe Spaces Act natin, saka yung Women and Children Protection Desk. Usually, yung mga barangay naman, and mga LGU natin or yung mga city or municipality natin, meron naman talaga ang Women and Children Protection Desk. And yun nga, in case naman na online, no? Mm-hmm. Online nangyari yung sexual harassment, nandiyan ang ating PNP Anti-Cybercrime Group and then yung NBI Cybercrime Group din. And with respect naman kung workplace or educational institution or training institution, yung mga respective authorities ng workplace natin and then yung mga institutions na yun, dun tayo una dapat magre-report. Pero yun, with respect sa workplace and educational institution, kapag naman nag-report ka na sa authorities nyo, sa representative ng workplace or ng institution, maaari ka pa rin kung sa tingin mo na medyo hindi ka inaasikaso, maaari ka pa rin mag-report dun sa PN. Alright. So ito, attorney, ito yung pinakamahalaga ngayon dito. Ano ba yung kaparusahan nitong mga paglabag nito sa Safe Space Act na to?
So actually medyo mabigat din, no? Mabigat din yung mga penalties. So, halimbawa kung sa sabi natin yung sa catcalling. Mm-hmm. Actually sa simula pag first offense, may penalty ka lang na 1,000 and then community service na okay. 12 hours. And then pag second offense mo naman, 6 to 10 days na imprisonment and then 3,000 na fine. Kapag third offense mo na, maaaring 11 hanggang 30 days na imprisonment. Tapos may fine ka na 10,000. Kapag naman halimbawa, ang ginawa mong act of sexual harassment is yung offensive body gestures. Mm-hmm. Halimbawa nga, kung ikaw ay sabihin natin, nilabas mo yung private parts mo or gumawa ka ng medyo offensive na sexual act in mm-hmm. front of another and na-offend siya. So, meron yung penalty na sa first offense niya na 10,000. Okay. And then community service na 12 hours. Kapag naman second offense, 11 days to 30 days na imprisonment, and then 15,000 na penalty or fine. Kapag third offense, 1 month to 6 months na yung imprisonment mo, and then nakakabot na 20,000 yung penalties. Okay. Kapag naman sa online, kapag online nangyari yung sexual harassment, mataas na yung penalty, 2 to 4 years na yung maaaring imprisonment mo, and then yung fine is from 100 to 500,000. So mas mataas ang magiging penalty kapag ang sexual harassment ay nangyari sa public utility vehicle or kapag ang naging biktima ay isang minor mm-hmm. or senior or person with disability or yung mga taong may mental condition. And then kapag uniform personnel yung offender, dun sa nabanggit ko kanina, maaaring itaas pa doon yung mga penalties. Alright, so ayan. So sa mga kababayan nating nanonood ngayon, malinaw po. Masyadong malaki ang mga penalties. Kulong ka agad, bukod sa multa, kulong ka na, community service pa. Tapos kung cybercrime or sa cyberspace mo naman ginawa to, talagang 100,000 ang multa sa'yo. So, paalala ho sa lahat, bawal po ang bastos. Ayan. Alright, attorney, medyo naubos na yung oras natin. So, may mga panghuling salita ba tayo bago tayo magtapos? Ayan. So, dun po sa mga, halimbawa kung nagkaroon po tayo ng experience or nagkaroon po ng insidente ng sexual harassment, lalo na sa mga public area, sa mga public place po natin, huwag po tayong matakot na magsumbong sa ating kapulisan, no, dahil kumbaga mas hindi lang po sarili natin yung pag nagsumbong po tayo, hindi lang po yung sarili natin yung tutulungan natin, kundi pati yung mga maaari pang maging biktima nitong mga taong ito. So ayun po, and paalala lang din po na yun nga sa mga work institution, sa mga educational and training institution na yun po, meron naman silang mga kumbaga policy dito against sa sexual harassment ito. And yung mga empleyado, huwag po tayong matakot din na magsubok sa kanila. So, ayun. Alright, attorney, maraming salamat sa oras nyo at maraming salamat din po sa mga nanonood ngayong araw na ito at sana po ay may napulot kayong mga aral sa aming diskusyon ngayong araw tungkol sa Safe Spaces Act. Alright, so ayan po, dyan na po nagtatapos ang ating Kalingang Katribo Legal Diaries. Muli po, ako si Elmer Navarro Manuel at magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you.